Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manolo. Taong 1978, Batag, Isla ng Lawang. Matatagpuan ang isang maliit na baryo ng Batag sa gilid ng Isla ng Lawang. Sa mga panahong ito, kokonti pa lamang doon ang naninirahan buhat sa hirap ng transportasyon. Kabilang ang pamilya ni Manolo sa mga orihinal na naninirahan sa lugar na yon. Ayon sa kanya, bilang pa lamang noon sa mga daliri niya ang naninirahan sa lugar, buhay na siya. Sa paglipas ng taon, dumami na ang naninirahan dito hanggang sa hindi naglaon, nakabuo na sila ng isang mumunting baryo. Payakman ang pamumuhay sa lugar, kontento at masaya naman sila Manolo. Para sa kanya, maituturing na paraiso ang lugar dahil sa hindi na nila kinakailangang magpagod ng husto para makakain sa pang-araw-araw. Mahirap mang sabihin pero maliban sa pagkain, damit at pamamahay, wala na silang kailangan pa. Mula pagkabata ni Manolo, hindi siya nakaranas doon ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Subalit habang tumatanda siya at dumadami ang mga dayong pamilyang naninirahan doon, unti-unti nang nagbago ang paligid na kinasanayan niya. Mag-edad 23 anyos itong si Manolo noong una niyang inkwentro sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Sa pagkakatanda niya, mag-alas 8 na ng gabi nun, habang binabagtas niya ang daan papauwi, meron siyang napansing isang matandang babae na naglalakad sa gilid ng daan. Sa unang tingin, wala naman siya doong nasipat na kakaiba. Pero pagdaan ito sa kanya, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang batang lalaking may kadena sa leeg tapos hila-hila ng matanda. Parang aso rin ang pamamaraan ng paglalakad nito na hindi naman normal sa isang pangkaraniwang tao. Maya-maya pa, pagsilay niyang medyo malayo na ang batang yon, nasipat naman niya yung nagtaas ng kaliwang kamay habang pabulong na inilalahad sa kanya ang katagang tulong. Matapos naman itong makapagwika, agad naman yung sumunod sa matandang babae hanggang sa tuluyan na yung nawala sa kanyang paningin. Dala ng takot naman noon ni Manolo, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa kanilang pamamahay. Pagpasok niya sa loob, agad naman niyang hinanap ang kanyang ama para abisuhan yon sa kanyang mga nakita. Akala niya hindi yon maniniwala pero nang marinig naman ito ang mga bagay na kanyang sinabi, isa rin yon sa mga nagpatunay na yon ay totoo. Pagtatapat pa ng kanyang ama na maging siyaman, nasipat na niya ang nilalang na yon. Ang hindi niya lang malaman, bakit sa kanilang lugar pa ito nanirahan. Ayon pa rito, na tuwing gabi, madalas yon ang nakakasalubong niya pabalik sa bahay nila. Subalit sa kabila ng kanyang mga nakita, pinili naman niyang yon ay ipagsawalang bahala, lalo pat hindi naman siya pinakikialaman ng matandang nag-aalipin sa bata. Dagdag pa nito na, mas mainam na layuan nila ang mga ganoong uri ng nilalang upang hindi sila malagay sa alanganing sitwasyon. Aminado rin kasi ang kanyang ama na bilang mga pangkaraniwang tao, wala silang laban sa mga ito. Matapos naman yung marinig ni Manolo, tumango lang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, ninabuti naman niyang maghapunan na habang pilit na nililimot ang mga bagay na kanyang nakita. Sa paglipas pa ng mga araw, para makaiwas, iniwasan na muna niyang maabutan ng gabi sa daan. Dahil sa ginawa niya noon, hindi na niya gaanong nasisilayan ang nilalang na siya namang nagbigay ng kapanatagan sa kanyang sarili.
Inakala ni Manolo na hanggang doon na lamang ang pagpaparamdam nito. Pero sa pagsapit ng Biyernes noong mismong Linggo, muli na naman niyang nasipat ang matandang babae. Sa pagkakataong yon, may kasakasama na yung matandang lalaki na sa itsura naman ito, parang isang mamamatay tao. Kaya yung nasipat ni Manolo ay dahil dumaan yon sa harapan ng kanilang bahay. Sa kanyang pagmamasid, kapansin-pansin naman ang napakahabang talibong na daladala ng matanda. Tinutulungan din ito ang kasama nito sa paghila ng kadena na nakakonekta naman sa leeg ng batang nasa likod nila. Dahil sa kanyang nakita, dali-dali naman siyang pumasok sa loob kung saan naroon ang mga magulang niyang nagluluto ng kanilang hapunan. Pagtawag naman niya sa mga ito, agad naman niyang sumilip, ngunit ang tanging nasipat na lamang nila ay ang likurang bahagi ng tatlo. Malayo na ang mga nilalang na yon, pero nagawa pa yung makumpirma ng kanyang ama. Dahil sa mga pangyayaring yon, agad naman siya nitong inabisuhan na hanggat maaari huwag na munang pumunta kung saan-saan. Dagdag pa nito na, dahil umaaligid ang nilalang na yon, paniguradong meron itong hinahanap. Nang marinig naman ni Manolo ang sinabi nito, agad naman siyang napatanong sa kanyang ama nang, "Pero tay, sino naman ang hinahanap nila rito? Bago lang sila rito, di ba?" "Hindi ko nga rin alam anak, pero mas mabuti nang mag-ingat tayo. Malay mo, meron sila ritong binabalak. Put, mga demonyong yan. Sa dinami-rami ng pwedeng malipatan, dito pa talaga." Galit na sagot naman ito sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Manolo, minabuti naman niyang manahimik habang patuloy na nagmamasid. Sa isip-isip niya, magmula noong dumami ang lumipat sa lugar nila, hindi na yon naging ligtas. Bagaman ikinagagalit nila ang pagdami ng tao sa lugar, wala naman silang magagawa para yon ay mapigilan. Ang karamihan kasi sa mga ito, kung hindi mga kamag-anak, mga kakilala naman na doon na nagpasya tumira. Hindi naman yon masisisi nila Manolo, lalo pat maituturing ang parang paraiso ang kanilang lugar. Ilang oras pa ang lumipas, napakalalim na nga ng gabi. Tahimik na ang lahat at tanging naririnig na lamang nila mga ingay ng kung anong hayop. Hindi naman nila yon gaanong pinapansin dahil sa ayaw naman nila natakutin ang kanilang mga sarili. Si Manolo noon, halos maya't maya ang pagbalikwas sa higaan, gawa ng kapag pumipikit siya, nasisipat niya ang matandang babae. Hindi lang yon, paulit-ulit din niyang naririnig ang bulong ng bata na humihingi sa kanila ng tulong. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam, tuluyan na nga niyang hindi na malayan na nakatulog na pala siya. Kinabukasan pagising niya, sakto naman noon ang pagpasok ng kanyang ama, paulit-ulit na sumisigaw ukol sa isa nilang kapitbahay na natagpo ang patay. Nang marinig naman yon ni Manolo, dali-dali naman siyang tumayo para makiusyoso. Paglabas niya ng bahay nila, una niyang nakita ay ang mga taong nagsisikumpulan sa isang kubong malapit sa kanilang tahanan. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman siya doong lumapit at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang matandang lalaki, dilat na dilat ang mga mata, tapos nakanganga. Marami ring insekto ang lumalabas sa bibig nito na parabang biktima yon ng pambabarang. Subalit ayon sa mga albularyong tumingin, napakalabong biktima yon ng pambabarang. Kung hindi ito nagkakamali, ang bruhang may aliping bata ang may kagagawa nito. Dagdag pa ng albularyo na, sa kanilang lugar, yun lamang kasi ang nagpapakita. Ilang beses na rin nila yung sinubukang sundan, pero pakiramdam nila,
wala yung tahanan sa kanilang baryo. Maaring napadaan lang ito upang magbigay ng takot sa lugar. Ang ikinakabahala lang noon ng mga albularyo, baka magtuloy-tuloy ang pangbibiktima ng mga nilalang na yon. Dahil sa hindi pa naman nila ito nakukumpirma, mariin naman nilang ipinaalala na umiwas na gumawa ng anumang istorya. Matapos naman itong marinig ng mga saksi, pilit naman yung sumang-ayon sa mga bagay na sinabi ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, nagdesisyon na ang mga kamag-anak ng mga namatay na ayusin na ang bangkay nito. Sa pagsapit ng hapon, isa ang pamilya nila Manolo sa nag-asikaso sa lamay. Di kasi nila yon maaaring pabayaan, lalo pat nag-iisa lamang ang anak nito. Meron ding sakit ang nabiyuda nitong asawa, kaya hindi yon basta-bastang makakagawa ng anumang trabaho. Sa paglipas pa ng mga araw, halos gabi-gabi naroon sila Manolo sa lugar na yon. Ayon sa kanya, kahit papaano natutuwa naman sila, lalo pat maraming tao rin ang nakidalamhati. Hindi na rin nila noon nakikita ang babaeng may hila-hilang bata na parabang naglaho na lamang yon na parang bula. Kahit papaano, ipinagpasalamat naman yon nila Manolo sa kadahilan ng matagal na nilang ipinagdadasal ang ganoong bagay. Ngunit, pagtungtong ng ikalimang lamay, muli na namang nagpakita ang mga nilalang na yon. Habang nagbabantay si Manolo sa labas ng bahay ng namatayan, bigla naman noong nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang pagdaan ng dalawang matanda kasama ang batang alipin nito. Akala niya dadaan lang ang tatlong yon. Pero maya-maya pa, bigla naman yung tumigil sa kanyang harapan habang nagwiwika sa kanya ang matandang lalaki ng "Kaya yan namatay, kasi masyado yung pakialamero. Huwag mo yung gagayahin iyo, baka matulad ka dyan." O siya, sige, makikidaan na kami. Matapos naman itong makapagsalita, dahan-dahan naman yung naglakad papalayo. Dala ng takot noon ni Manolo ukol sa kanyang mga narinig, ramdam na ramdam naman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Hindi naglaon, napaluhod na lamang siya habang tulalang nakatitig sa lupa. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas naman ang kanyang ama kung kaya't nasipat naman siya nito. Pagtanong naman ito sa kanya, doon pa lamang niya naramdaman ang pagbalik ng kanyang lakas. "O anak, ba't ka nakaupo dyan? Ano nangyari sa'yo?" Tanong ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ni Manolo, walang pagdadalawang isip naman niyang inilahad dito ang tungkol sa pagdaan ng mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang sinabi, minabuti naman itong papasukin na muna siya sa loob ng bahay. Hindi na rin siya nito pinagawa ng kung ano-ano sa takot na baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Kinabukasan, pagbalik ni Manolo sa kanilang tahanan, maigi naman nilang pinag-isipan ang tungkol sa mga nangyari. Ayon sa kanyang ama, na maaaring ang sinabi ng lalaking yon ay para mabigyan sila ng babala. Malakas din ang kutob nito, hindi gumagambala ng mga ordinaryong tao ang mga nilalang ngayon. Dagdag pa ng tatay niya, yung namatay na kapitbahay nila, sangkot yon sa nangyayaring nakawan sa mga sakahan at tanimang naroon sa baryo nila. Matapos naman yung marinig ni Manolo, kahit papaano naging kampante naman siya. Sa isip-isip niya, hanggat hindi siya makikialam at manlalamang sa kapwa, magiging ligtas siya. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang alisto, lalo pat hindi pa nila nakukumpirma ang impormasyong yon. Dalawang linggo pa ang lumipas
nailibing na nga yung kapitbahay nila. Unti-unti na ring nalimot ng kanilang mga kababaryo ang nangyari rito buhat sa pagiging abala sa kanilang mga trabaho. Sila Manolo naman noon, piniling pagtuunan ng pansin ang lupang kanilang sinasakahan. Mahirap mang sabihin pero maging sila man nakalimutan na ang tungkol sa mga nangyari. Inaasahan din nilang hindi na yun mauulit pa. Pero sa pagsapit ng sumunod na buwan, muli na namang kumalat ang tungkol sa pagpaparamdam ng tatlong nilalang. Ayon sa mga nakakita rito, madalas nila yung nasisipat na naglalakad sa sentro ng baryo. Tuwing umaga rin nasisipat nila yung nasa merkado, ngunit hindi nito kasama ang bata nitong alipin. Dagdag pa ng mga panauhing yun na may mga tao itong sinusundan sa kanilang lugar. Dahil sa pangyayari, muling nagkaroon ng haka-haka ang mga ito na yon ang mga susunod na biktima ng tatlong nilalang. Ilang araw pa noon ang lumipas, hindi nga nagkamali ang usap-usapan. Tatlo sa kanilang mga kababaryo noon, nadatnan na nilang walang buhay. Bawat isa sa mga ito, merong masamang ginawa sa kanilang lugar. Ang isa kumamkam ng hindi niya lupa, habang ang dalawa naman, mapanggulang sa kapwa. Matapos namang mapag-alaman nila Manolo ang tungkol sa mga nangyari, hindi naman nila maipagkakaila ang labis na pagkabahala. Upang matigil na ang ganoong kaganapan, marami ng albularyo ang nagtulong-tulong para mapaslang ang mga nilalang na yon. Subalit kahit anong gawin nila, bigo nila yung makita. Kapag nagkataong ding nakakasalubong nila yon sa daan, kisap mata lang yung naglalaho. Wala ring bisa ang mga usal nila na parabang hindi man lang nito naapektuhan ang mga nilalang na yon. Ang mas ikinakabahala pa noon ng mga albularyo ay yung pamamaraan ng pagpapakita ng mga ito. Naniniwala ang mga ito na hindi yun pumapasok ni lumalabas sa kanilang lugar. Maaaring nakatira yun sa mga anino kung kaya't kaya nitong lumabas saan mang parte ng baryo. Dagdag pa ng mga ito na malakas din ang pagpaparamdam ng mga nilalang tuwing gabi. Mariinding inilahad ng mga albularyo, wala silang magagawa para mapigilan ang mga nilalang na yon. Ang abilidad nito, hindi nasaklaw ng kanilang mga karunungan. Gayunpaman, malakas ang kanilang mga kutob na may lahing aswang ang mga nilalang na yon. Upang maiwasan ang anumang masamang pangyayari, inabisuhan sila nito na hangga't maaari huwag gagawa ng masama sa mga kapwa nila. Maging mapagrespeto sa lahat ng oras at pagkakataon at iwasan ang anumang uri ng pagtatalo. Nang marinig naman nila Manolo ang sinabi ng mga albularyo, minsan hindi na nila yon kinalimutan. Para sa kanila, yun na lamang ang nag-iisang paraan para manatili silang buhay hanggang sa manawa na ang mga nilalang sa kanilang lugar. Dahil sa mga sinabi nito, naging limitado na lamang para kay Manolo ang lahat ng kanyang galaw. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay tuwing hapon para lamang makaiwas. Subalit sa kabila ng ginagawa niyang yon, pakiramdam niya meron pa rin nagmamasid sa kanya. Isang gabi, habang natutulog itong si Manolo, bigla naman siya noong napabalikwas, gawa ng pakiramdam niya, binabangungot siya. Pagmulat noon ang kanyang mata, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanyang silid ang dalawang matanda kasakasama ang alipin nitong bata. Dala ng pagkabigla noon ni Manolo, agad naman siyang napatras habang nagpupumilit na sumigaw. Subalit kahit ano ang kanyang gawin, walang lumalabas na tinig sa kanyang bunganga. Ilang minuto pa ang lumipas, nang medyo kumalma na siya, doon niya nasilayan ang pagngisi sa kanya ng matanda habang nakatitig sa kanya.
Matapos naman niya yung masilayan, nanginginig naman siya roong nagwika ng... Ba't ho kayo nandito? Papatayin niyo ho ba ako? Wala naman ho akong ginagawang masama. Nang marinig naman ang dalawang matanda ang kanyang sinabi, umiling lang naman ang mga ito habang sumasagot sa kanya ang matandang lalaki ng... Hindi kami pumunta para sa buhay mo, bata. Natutuwa lang kami sa iyo dahil kahit ganito kami, pinakinggan mo ang aming anak. Huwag kang magkakamali. Hindi namin siya alipin. Kaya siya nakatali sapagkat hindi niya pa kontrol ang kanyang kakayahan. Kung papakawala namin siya, marami ang mamamatay dito. Sa ngayon, napansin niyo naman siguro puro masasamang tao ang aming kinakain. Halika, iho. Sumama ka sa amin. Ipapakita ko sa iyo kung saan kami nagmula. Matapos naman itong makapagsalita, bigla naman yung gumawa ng itim na lagusan sa pamamagitan ng pagkumpas ng dalawa nitong kamay. Pagsilay naman ni Manolo sa loob nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang lugar na yon na tila bang kahalintulad ng baryo nila. Noong una, inakala niyang nananaginip lamang siya, pero paglapit niya rito, doon niya nakumpirma, totoo ang lahat ng bagay na kanyang nakikita. Sa pagpasok naman doon ng tatlo, napangisi lang naman yun sa kanya habang kumakaway. Hindi naglaon, bigla namang nawala ang lagusan at kasabay nito ang pagbalik ng katahimikan ng buong paligid. Kahit nais manoon ni Manolo na sumama sa tatlo, pilit pa rin niyang pinigilan ang kanyang sarili sa takot na baka hindi siya makabalik pa sa lugar nila. Sa pagsapit ng umaga noong mismong gabing yon, nanatili pa rin siyang tulala at hindi makapaniwala. Halos buong maghapon, ang tanging inisip lamang niya kung yun ba ay katotohanan o pawang panaginip lang. Sa paglipas pa ng mga araw, muling naging balang kanilang lugar buhat sa pagpaparamdam ng tatlo. Yung mga taong nagtatago noon sa kanilang baryo, nagsialisa na dahil nababahala rin ang mga ito para sa mga kaligtasan nila. Magmula noon, nag-umpisa na ring managinip itong si Manolo ukol sa mga taong umalis sa kanilang lugar. Pagaman dumaan sa panaginip ang kanyang mga pangitain, mariin siyang naniniwala na totoo ang lahat ng bagay na kanyang nakikita. Ayon sa kanya, hindi nakalayo sa kanilang baryo ang mga taong yon. Bago yon tuluyang makaalis, napaslang ito ng anak ng mag-asawang nagpapakita sa lugar nila. Dagdag pa ni Manolo na kaya hindi na nakita ang bangkay ng mga panauhing yon ay dahil sa nasipat niya yung sakmal-sakmal ng bata habang pumapasok yon sa lagusan na ginawa ng mga magulang nito. Gabi-gabi ganon ang naging kalakaran ng mga nilalang na yon hanggang sa tuluyan ang maubos ang mga masasamang loob sa kanilang lugar. Pakiramdam niya nagsisilbing batas ng kanilang baryo ang mga nilalang. Ang pamamaraan kasi ng pagpatay nito nakadepende sa kung anong ginawang kasalanan ng taong kanilang nadukot. Magmula noong nakita ni Manolo ang mga pangitaing yon, hindi na siya nasindak sa tatlo. Minsan kapag dumaraan ang mga ito, binibigyan niya pa yon ng kung ano. Dahil sa ganun niyang ginagawa, unti-unti namang napalapit sa kanya ang loob ng anak nito. Buwan lang noon ang lumipas, nagawa na nitong makipag-usap sa kanya. Madalas na rin ang pagkikita nilang tatlo sa kanilang mismong tahanan. Hindi naglaon, nagmula na mismo sa bibig ng matandang lalaki ukol sa pagkakaroon nila ng kaugnayan sa mga aswang. Gayunpaman, hindi malayo ang pagkakahalintulad nila sa bawat isa dahil kaya nilang hindi kumain ng karne ng tao kung gugustuhin nila.
pagtatapat pa nito sa kanya na kagaya ng pamilya nila Manolo, isa rin sila sa mga orihinal na naninirahan sa lugar. Isa yon sa kanilang mga rason kung bakit lahat ng taong may masasamang loob pinapatay nila sa lugar na yon. Kahit kasi hindi na sila naninirahan sa baryo nito, kahit papaano meron pa rin silang kaugnayan dito. Pagtatapat pa nito sa kanya, magkaibigan ang pamilya nila at ng mga ninuno nila Manolo. Sapat na yung basihan para pagkatiwalaan siya nito. Ayon pa sa mga nilalang na yan, kabilang sila sa mga sinaunang aswang na nagmula sa mga lahi ng mga amabon. Mga nilalang na namamahay sa mga anino kung saan hindi nasaklaw ng oras ng mundo. Dahil sa ganoong kakayahan ng mga ito, kaya nilang umabot ng halos 300 taong hindi namamatay. Nasa inyo na lang kung maniniwala kayo. Pero para kay Manolo, totoong totoo ito. Habang inilalahad yun sa kanya, baka sa pagmumukha ng matanda na hindi yun nagsisinungaling. Pero alam niyo ba, Pinuno, na ang mas nakakamangha pa sa lahat ay ang pagkakaroon ng isang salita ng mga nilalang na yon. Sa paglipas pa ng mga taon, ganun pa rin ang nag-iisa nilang batas sa baryo. Dahil dito, natutunan na ng mga tao na mamuhay ng patas. Hindi na rin yung gumagawa ng mga matitinding kasalanan sa takot na baka isa sila sa mga magiging biktima ng mga sinaunang lahi ng mga aswang na kung tawagin ay amabon. Okay, opinion ko sa kwento. Hindi ko alam kung matatawag kong sobrang sama ng mga amabon, no? Kasi parang sila yung nagbibigay ng balanse sa isang baryo. Lalo na kung talamak yung mga masasamang loob na nakatira dyan. Kasi pinapatay nila yung gumagawa lang ng masama sa kapwa nila tao. Pero, yung anak nila na nakatali, yon ang hindi nila makontrol. Siguro yung anak nila na yon, kahit wala kang kasalanan, kahit ordinaryong tao ka, lalapain ka nun eh. Kakainin ka nun ang buong buo. Kasi may eksena na ganun na nangyari, di ba? Yung hindi nakita yung mga bangkay ng biktima. Kaya pala kasi kinain ng anak nila. Ang ganda sana ng kwento na to, no? Kung marami pa sanang binigay na detalye yung amabon dito kay Manolo. Kaso, parang ang konti ng impormasyon eh. Tsaka ako, personally, ngayon ko lang narinig yung lahi ng amabon. Tapos ang angas nila kasi kahit ilang daan taon na bubuhay sila. Anong ginagawa nila? Tumitira sa mga anino. Sobrang angas nun. Kaso nga lang, isa lang yung kwento natin. So siguro marami pa tong pwedeng maging detalye tungkol sa lahi ng mga to eh. Kaso, yun nga, wala na tayong malalaman kasi si Manolo lang naman yung nag-send. Pero, malay natin, di ba? Baka may mga listeners tayo dyan, yung mga kanino-ninunuan ninyo o mga lolo-lolo ninyo may alam na kwento sa mga amabon. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.